COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw, kaagapay. Ito po si Hayley Bernard Sampang. Welcome muli sa lingguhang serye ng FEBC Philippines na nakatutok sa COVID-19. Maririnig po natin mamaya ang mga balitang sinubaybayan natin nitong nagdaang linggo, kagaya ng mandato para sa mga tanggapan na pagsuotin na rin ng face shield ang kanilang mga empleyado, at gayon din naman ang bagong assignment ng ating mga cabinet officials sa iba't ibang mga lugar dito sa NCR, kaalinsunod pa rin po ng ating paglaban ng pamahalaan sa COVID-19. Samantala, mamaya ay makakasama din po natin para sa balitang inspirasyon si Joyce Solis Mirano, at kanya pong itatampok ang kahusayan ng mga kababayan nating Pinoy sa larangan po ng entertainment sa gitna ng pandemya. Abangan din po natin ngayon ang bahagi muli ng isang webinar ng TCEC at ng Cross Currents tungkol po sa bahagi ng iglesia sa pagharap sa krisis. At sa pangunguna ng Pangulo ng FEBC Philippines, pag-iisipan natin ang mga matatanda sa panahong ito na sila ay vulnerable sa coronavirus. COVID-19 Watch. Inatasan na ng Interagency Task Force ang gabinete ng pamahalaan na pangasiwaan ang COVID-19 response sa National Capital Region at iba pang COVID-19 hotspots sa bansa. Sa resolusyong inilabas ng IATF, inatasan ang bawat cabinet officials na istriktong i-monitor ang health system, performance, critical care capacity ng mga lugar sa NCR, pati na rin ang pagsunod ng mga lokal na pamahalaan sa surveillance, isolation at treatment protocols. Sa resolusyon ng IATF, itinilaga ang mga cabinet officials sa iba't ibang mga lugar. Si Health Secretary Francisco Duque III at Cabinet Secretary Carlo Nograles ay para sa Quezon City. Si Education Secretary Leonor Briones at Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ay sa Pasig City. MMDA Chairman Danilo Lim para sa Munisipalidad ng Pateros. Ini-assign naman si Labor Secretary Silvestre Bello III at SHED Chairman Prospero De Vera para sa Marikina at Malabon City. Si DILG Secretary Eduardo Anyo at BCDA President Vince Dizon para sa Taguig City. DICT Secretary Gregorio Honasan at PACC Director General Greco Belheca para sa lungsod ng Maynila. Assignment naman ni Trade Secretary Ramon Lopez ang Mandaluyong City, habang Makati City ang naka-assign para kay National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. Si Carl Chua ng NEDA ay para sa San Juan City. Si Transportation Secretary Arthur Tugade ay sa Muntinlupa City. Habang sa Paranaque naman si Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. Si DPWH Secretary Mark Villar ay sa Las Piñas City, habang tututukan naman ni Presidential Spokesman Harry Roque ang Pasay City. Si Agriculture Secretary William Dar ay para sa Caloocan City, habang si Budget Secretary Wendell Avisado ay para sa Navotas, at si DOST Secretary Fortunato de la Peña ang tututok sa Valenzuela City. Pangangasiwaan naman ni Justice Secretary Menardo Guevara ang Bulacan, habang si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang Cavite, PCOO Secretary Martin Andanar ang sa Laguna, at si Energy Secretary Alfonso Cusi naman ang sa lalawigan ng Rizal. Sa ibang balita, natukoy ng Department of Health ang nasa 1,107 clusters ng COVID-19 cases sa buong bansa. Batay sa monitoring ng DOH, ang mga lugar na nakitaan ng clustering ng COVID-19 cases ay ang Metro Manila na may 17 clusters, Region 4A na may 17 clusters, Region 5, 13 clusters, 4 na cluster naman ang natuklasan sa Region 7, sa Region 9 ay mayroong 4 na cluster, ang Region 2 ay may 4, Region 3, 3 clusters, 3 clusters din ang mayroon sa Region 6, 2 sa Region 10 at gayon din sa Eastern Visayas. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres, sa ilalim ng clustering ay nagkakaroon ng pagkukumpol ng mga kaso ng COVID-19 sa isang partikular na lugar. Nakipag-ugnayan na ang DOH sa 17 barangays tungkol sa Active Cases Finding Initiative na Coordinated Operations to Defeat Epidemic o COVID-19.
code. Ang code ay inilunsad matapos manawagan ang medical community ng 2 linggong time out para mapigilan ang COVID-19 transmission. Samantala, simula ngayong Sabado, Agosto 15, obligado na ang mga empleyado na magsuot ng face shield sa workplace bukod pa sa face mask. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Velio III, layo nito ang kaligtasan ng mga empleyado habang nasa trabaho. Anya, dapat sagot ng mga employers ang face shield para sa kanilang mga manggagawa. Ang mga kumpanya na hindi susunod ay maharap sa parusa o administrative penalties. Matatandaan na sa Memorandum Circular Number 2020-014, pinare-require rin ng Department of Transportation ang mga pasahero na magsuot ng face shield sa mga pampublikong transportasyon simula rin ngayong Agosto 15. Kaugnay nito, naglabas na rin ang DOH ng Standard Retail Price o SRP sa kada piraso ng face shield. Batay sa Department Memo Number 2020-0345 na may petsang August 10, maglalaro lamang dapat sa 26 hanggang 50 pesos ang kada piraso ng face shield depende sa materyales na ginamit dito. Kabilang sa materyales ang clear plastic o acetate material, adjustable bond na isinusuot sa ulo. Inirekomenda naman ng kagawaran ang 10% dagdag sa SRP para sa distribution cost ng face shield sa Visayas at Mindanao. COVID-19 Watch Weekend. Ngayon naman po ay makakasama natin si Joyce Solis Mirano para sa ilang kwentong inspirasyon. Patuloy ang pagpapakilala ng ating mga kababayan anuman ang panahon, partikular na nga sa larangan ng entertainment. Isa sa ating pinagbubuni ang pagkapanalo ng Best Actor Award sa 17th Asian Film Festival sa Rome, Italy ng Pinoy actor na si Elijah Canlas para sa kanyang pagganap sa online series na Game Boys. Ginampanan nito ang papel bilang Kalel na may HIV sa edad na 15. Ilang ding mga pelikula ang ginampanan ni Elijah tulad ng Sundalong Kanin, LSS at Babae at Baril. Kasabay niyan, ginanap ang kauna-unahang All Digital Cinemalaya sa pagpapalabas ng 10 short films online. Sinimulan ang 16th Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ng kanilang streaming nitong August 7 at matatapos ngayong 16 sa Vimeo Channel. Ang taunang Cinemalaya ay traditional nang ginagawa sa Cultural Center of the Philippines ngunit dahil sa pandemic ay ginawa na muna itong online. Ang 10 short films na kasali sa 2020 Cinemalaya ay pinili mula sa 244 na entries. Malalamang noong 2019 ay nanalo ang Cinemalaya Foundation ng Nikkei Asia Prize para sa local arts and culture. At hindi rin natin makakalimutan ang Filipina nani na si Jane na binigyan ng pagkilala ni Hollywood actress comedian Amy Schumer dahil sa pagkakanomina nito sa Emmy Awards para sa Food Network's Amy Schumer Learns to Cook. Si Jane ang nag-aalaga sa 15-month-old son ni Amy at ni award-winning chef Chris Fisher. Bukod dito, tumutulong din sa produksyon si Jane sa mag-asawa tulad ng paghahawak ng kamera at pag-aayos sa set. Ayon naman kay Courtney White na Food Network President, napakalaking tulong ni Jane na nakakadagdag aliw sa show. Tunay na kayang-kaya ng mga Pinoy, sinuman at saanman ang mga kasabayan nito. Ano man ang panahon, ano man ang kinaharap. Hindi ito hadlang para galing ng Pilipino ay tuloy-tuloy na umangat. Para sa Balitang Inspirasyon ngayong COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Solis. Salamat sa iyo, Joy! Susunod po sa ating COVID-19 Watch Weekend ang patuloy nating pagbabalik-tanaw sa isang webinar na itinaguyod ng Philippine Council of Evangelical Churches at ng Cross Currents Philippines. Ito po yung naging presentation ni Pastor Nomer Bernardino ng Bread from Heaven Christian Fellowship ukol sa bahagi ng iglesia sa pagharap po natin sa krisis na dulot ng COVID-19. COVID-19 Watch! Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ng mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Department of Health,
kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng FEBC Philippines. COVID-19 Watch Weekend. Ang COVID-19 po ay nagdadala ng panganib na hindi namimili ng lahi o yaman. Nalagpasan na po ng pandemic na ito ang iba pang mga pandemic na nagdaan sa buong mundo. The pandemic has unsettled top human concerns. Ang simbahan din po ay hinahamon ng pandemyang ito. Sa mga nagdaang panahon, tatlong paraan natin sinusukat ang pagkatagumpay ng iglesia. I call this the triple A. Yung una ay attendance at ngayon wala tayo nito. Yung pangalawa ay mga attractions at wala na rin tayo nito except for preaching through online at saka yung mga activities. At marami po dito, wala na rin tayo nito. Karamihan po sa gawain ng iglesia ay nakafocus sa araw ng Linggo. At malaking budget ang ginagasta ng mga iglesia para masustenahan ito. So maaaring ang tawag sa atin ng Panginoon ay magkaisa-isa tayo na baguhin na ang ating pananaw. Sa John chapter 17, our Lord Jesus has prayed for and has truly wanted us to be united. Hindi lamang magkaisa sa pagtawag sa ating sarili bilang mga Kristiyano kung hindi kakitaan tayo ng tunay na pakikipagkaisa, pakikipag-ugnayan at pagmamahalan sa bawat isa. Kasi po kung hindi tayo magkakaisa, katulad ng sabi ni Jesus, hindi po tayo tatayo. If we will not help each other during this time of pandemic, the church may lose its relevance. So sa anong mga bagay tayo dapat nagkakaisa bilang mga iglesia? Ang una pong kinakailangan pagkaabalahan ng mga simbahan ay ang pakikipag-ugnayan nating lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa 1 Korinto chapter 1 verse 9, God is faithful through whom we are called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Ito po ang pangunahing tawag sa atin. Ang malungkot sa iglesia, madalas nakapokus po tayo sa magagaling na preacher, sa magagaling na worship leaders, at naiisang tabi ang Panginoong Hesukristo. Sa mga programa naman po, napofocus tayo sa mass production of programs and materials at napapabayaan natin ang personhood, ang developing Christ-likeness among our people. Marami po sa iglesia ang busy sa ministry pero walang intimacy with Jesus. So kailangan pong baguhin na natin ito. At ngayong panahon ng pandemya, meron na tayong panahon para mag-aral, para i-cultivate ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Makatutulong mga kapatid na ating maranasan, ating maipakita na tayo ay tunay na makikipag-ugnay sa Panginoong Hesukristo at ang bunga ng ating fellowship with Christ ay nakikita sa ating buhay at sa pakikitungo sa bawat isa. Ang pangalawang focus ng ating mga simbahan sa panahong ito ay ang pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu Santo. Sabi po ni Jesus bago siya umalis, I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. That is the Spirit of Truth. Kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at nasa loob niyo siya. The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said. Mga kapwa-lingkod sa iglesia, madalas po ang banal espiritu ay nasa isip lang natin, ay katuruan lamang, pero kulang ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Madalas, ang hinahanap natin ay tao na tutulong sa atin, tao na gagabay sa atin, at madalas, nahihirapan tayong makakuha ng tao. But if you are born again, if you have a relationship with Jesus Christ, you already are given by the best helper who is in you already, who will remind you, who will teach you, who will guide you. Sa panahon ngayon ng pandemic, napakaraming opinion ang ating naririnig sa radyo, sa TV, at maraming haka-haka kung anong gagawin o bakit nagkaganito. Mga kapatid, maganda po na magsama-sama tayo sa ating mga simbahan, makipag-ugnayan
makipag-ugnayan sa Panginoong Jesus at makipag-ugnayan din sa Kanyang Espiritu para mangusap siya sa atin at ituro kung ano ang tunay nating kalagayan at ano ang tunay nating kailangan gawin. Kung titingnan po ng Banal na Espiritu Santo, kung siya'y mangungusap sa ating panahon ngayon, ano pong sasabihin niya sa ating mga iglesia? Makinig po tayo at sumunod tayo at makikita natin makakaroon tayo ng kabuluhan sa ating kapanahunan. Ang pangatlo na kailangan natin pinagbibigyan pansin ay fellowship sa loob ng ating pamilya sa salita ng Diyos. Alam nyo, nakakalungkot na ang spirituality natin sa kasalukuyan. Madalas ay nasa simbahan, nasa mga small groups, nasa mga seminars, pero wala sa bahay. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 9, at sa Bagong Tipan, sa Ephesians chapter 6, 1 to 4, ang pagtuturo, lalong-lalo na, ng value, ng ugali, ng ebanghelyo sa mga bata ay pangunahing tungkulin ng mga magulang. Mga magulang, hindi pa huli. Ngayong panahon ng pandemya, pwede nating subukan na balikan ang ating primary responsibility to teach, to disciple our children. Sa simula, hindi madali kasi iba na ang atensyon at paraan ng mga bata. Pero mga kapatid, meron tayong 24 hours of being with our children. Pwede natin silang turuan. Mga leaders ng simbahan, nakikiusap po ako sa ating lahat. Huwag nating dalhin ang mga tao sa simbahan. Ngayon, walang church buildings. Baka tinatawag tayo ng Panginoon na ibalik ang ebanghelyo, ang discipleship, ang buhay espiritual sa mga pamilya, sa mga tahanan. At pang-apat, kailangan din naman natin ng fellowship with God's people. Sabi po sa Psalm 133, 1-3, how good, how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Bago mag-pandemic, hiwa-hiwalay tayo. May kanya-kanya tayong denominasyon at mga simbahan. Pero dahil nga wala ng mga buildings at meron na tayong pananambahan at pag-aaral virtually, ngayon, pwede na kahit sinong pumunta. Wala na ang barrier ng traffic. Wala na ang barrier ng ating mga religious persuasion. Nararanasan na natin ngayon ang pagsasama-sama kahit ng iba-ibang mga simbahan. Kasi kung tayo nakakaisa, ayon sa awiting ito, hindi lamang ito pleasant. Merong power, may empowerment, may anointing, at meron ding blessing of provision. Sabi sa verse 3, there in that setting, when God's people are united, the Lord will command blessings life forever. So ang panahon ito ay naghahamon sa atin na hindi lamang magpuri sa butihan ng Diyos, kung hindi managhoy sa pinagdadaan ng pagdurusa, kahirapan, pagdaramdam, takot ng ating mga kababayan at ng ating mga miyembro sa iglesia. Sa Acts chapter 4, verse 32 hanggang 34, ang mga mananampalataya sa panahon ng krisis ay hindi lamang nananalangin, hindi lamang nagsasama-sama, kung hindi nagtutulungan sila. Ang sabi po dito, at sana makita natin na nangyayari ito sa kasalukuyan, there was not a needy person among them. Walang nangangailangan dahil nagtutulong-tulungan sila. Idinidistribute nila ang kanilang mga kinakalinga para makatulong sa bawat isa. Marami pong maliliit na simbahan ngayon na hindi lamang kulang sa trained pastors, kulang sila sa facilities, kulang sila sa materials, at kulang sila sa pananalapi para matugunan ang pangailangan hindi lamang ng mga miyembro kung hindi ng mga manggagawa. Sa mga simbahang may kakayanan, baka naman po pwedeng mag-adapt tayo ng mga simbahan na kulang sa finances. Sa panahon ng pandemya, ngayon kung tapos na ang pandemya at nakaka-recover na sila, then we can let them go. Baka po pwede doon sa malalaki at may kakayanang iglesia, let us share our people. Madalas po ang nangyayari, sa isang barangay o sa isang syudad, maraming mga evangelical churches. At may mga barangay na walang evangelical churches. Baka po pwedeng ngayon, dahil sa pandemya, tulungan natin yung mga simbahan kung saan yung mga leaders at members ng malalaking simbahan ay nakatira. So we can minister to the smaller churches. Let's really become a people of God in our community. And let me end, my dear brethren, we are not serving many kings and many kingdoms. We are all
worshipers, witnesses, workers, and servants of the one ruler of all churches and of all dominions, the Lord Jesus Christ. Let us pray, participate, and promote His kingdom. Let us promote God's agenda for the world and not our limited agenda. As we fellowship with Jesus, as we fellowship with the Holy Spirit, as we fellowship in His Word, in our family settings, as we fellowship virtually with our brethren, may the presence of God, His peace, His righteousness, His joy, power, and His purpose be realized in us and through us during the pandemic crisis, and I pray even after. Samantala, patuloy pa rin naman po ang aming pagtanggap dito sa FEBC Philippines ng anumang suportang pinansyal na nais niyo pong ipahatid sa atin pong ministeryo. Pumunta lamang po sa ating webpage na donatenow.febc.ph, donatenow.febc.ph, o tumawag sa 0947-333-5605, 0947-333-5605. At meron din po tayong landline number 8650-0855. Pwede nyo rin pong ibigay ang inyong mga donation para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng GCash. Paano na nga po ba ang mga nakatatanda sa panahon ng quarantine at lockdown dahil sa COVID-19? Ano ba ang mga pinagdaraanan nila at ano ang kanilang mga karanasan? Paano natin sila matutulungan kaagapay? Pag-ukulan po natin ito ng ilang sandaling pag-aaral kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Sinasabi ng mga eksperto na mas madaling mahawaan ang mga matatanda ng COVID-19. Sa isang press briefing, nanawagan si Dr. Hans-Henry Klusch, Regional Director ng Europe para sa World Health Organization, ng malawakang suporta para sa mga matatanda. Wika niya, "Although all age groups are at risk, older people face significant risk if they contract the disease due to changes in their body that come with aging." Kahit na lahat ng mga edad ay mayroong panganib sa COVID-19, ang mga nakatatanda ay humaharap ng mas malaking panganib kung sila ay makakuha ng sakit na ito dahil sa pagbabago-bago ng kanilang katawan dahil sa pagtanda. Dagdag pa niya, ito'y responsibilidad nating lahat. Wika niya, "We leave no one behind." Wala tayong iniiwan. Sama-sama tayo. Nakausap ng FEBC Philippines ang geriatric specialist na si Dr. Leila Ferrer at binigyang diin niya ang emosyonal na epekto ng quarantine sa mga matatanda nating kababayan. Nalulungkot ang marami sa kanila dahil hindi nila makasama ang kanilang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang kanilang mga apo na siyang nagbibigay ng ligaya at layunin para sa kanila. Ang panawagan ni Dr. Ferrer para sa simbahan ay praktikal na tulong para sa mga nakatatanda. Marami sa kanila ay pwedeng alalayan para makasali sa mga pananambahan, dalanginan at pag-aaral online. Maaari ring mag-abot ng tulong pinansyal para sa kanilang gamot at mga pang-maintenance. At maging handa kung mangangailangan ng hatid si Lolo at si Lola patungong ospital. Tunghaya natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga nakatatanda sa atin. Madalas, nawawalan ng kapanatagan ang mga matatanda. "Huwag niyo akong iiwan kapag ako'y matanda na. Huwag niyo akong pabayaan kapag ako'y mahina na." Sabi sa Awit 71, talatang 9. Ramdam nating lahat ang malaking pagpapahalaga ng lipunan sa kabataan kung ihahambing sa mga matatanda. Tinitiyak ng Panginoon na kakalingain niya ang mga matatanda. Ito ang kanyang tugon sa pagkabalisa ng mga matatanda. "Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti na ang inyong buhok. Nilikha ko kayo kaya kayo ay aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas." Isayas, Kabanatang 46, Talatang 4. Iniuutos ng salita ng Diyos ang pagkalinga sa mga matatanda.
Ang pagkalinga sa tumatandang mga magulang ay tama at nakalulugod sa Panginoon, sabi sa 1 Timoteo kabanatang 5 talatang 4. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Ang pagkalinga sa tumatandang mga magulang ay pagsasabuhay ng pananampalataya. Sabi sa 1 Timoteo kabanatang 5 talatang 8, ang sinumang hindi kumalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Ito'y sinabi ni Pablo kay Timoteo sa pagpili ng mga mamumuno ng mga simbahan. Ngunit malinaw din na idinidiin dito ni Pablo na mabigat na pananagutan sa Diyos ang hindi pagkalinga sa ating mga magulang at mga nakatatanda. Ang pagkalinga sa tumatandang mga magulang ay unang tungkulin ng pamilya at hindi ng simbahan. Kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda upang hindi sila maging pabigat sa simbahan. 1 Timoteo, Kabanatang 5, Talatang 16. Kapag nangangailangan ng anumang uri ng tulong si Lola o si Lola, unang dapat umalalay ang mga miyembro ng pamilya. Ang pamilya ang unang dapat aasahan. Sa pangkaraniwang panahon at lalo na sa panahon ng krisis, tungkulin ng lahat na kalingain ang mga matatanda. Sabi nga, walang maiiwan. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 6, Talatang 2. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagtataguyod na naman ng isang linggo sa patuloy naming pakikibaka dito sa pandemyang ito. Salamat Panginoon sa kalakasan, salamat sa proteksyon, salamat Panginoon sa pagpapalakas ng loob. At ngayon Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala na huwag naming kalimutan ang mga nakatatanda sa amin, si Lolo at si Lola, na aming silang alagaan, ingatan sapagkat ito ay nakalulugod sa iyo at tunay ngang tama lang na aming dapat gawin. Panginoon, huwag po namin silang pabayaan, huwag po namin silang iwanan. At tulad nga ng sabi sa iyong salita, na ito ang paraan upang matupad namin ang utos ninyo. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami man ay nagkaroon ng kakulangan sa mga nakatatanda sa amin. Kung tutuusin, nung sila ay bata, sila naman ang nag-aruga sa amin. Ito po ang aming samugdalangin sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Dito po nagtatapos ang ating COVID-19 Watch Weekend hanggang sa susunod na Sabado. Sa pangalan po ng buong pangkat ng ating FEBC Network News, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernard Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.